ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Ah, ma'am? Ah, mahatag ka requirements, ma'am. Ano sa'y pasa, ma'am? Ha? Unyang hapon, ma'am? Oh, sige, ma'am. We will do our best. Duh. Yeah. Ano na pa bago, ma'am? Oh, grabe po, ma'am. Mura, ma'am, may robot ani. Pwede mo hangyo? Pwede mo reklamo? Ay! Hello, guys. Welcome sa ating vlog. At ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ang pinakahat na isyo sa ating kagawaran. Isa sa mga nag-viral ngayong linggong ito ang isang post ng isang estudyante na nananawagan na i-regulate pagbibigay ng mga activities sa online class dahil nga sa sobrang dami at hirap ng mga activities na binibigay sa kanila, nahihirapan ang mga estudyante na tugunan kung ano yung pangailangan ng bawat activities sa likod nga ng ating nararanasan ngayong pandemic, mga kaibigan. Bago tayo magsimula, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang balita tungkol dito sa nag-viral na post at ating panonoorin ang kaniyang nag-viral na video. Okay? Narito, mga kaibigan. Jimmy News Watch. Viral sa social media ang video ng isang mag-aaral na nananawagan sa mga guro kaugnay sa pagbibigay ng mga aktibidad sa mga estudyante ngayong online classes. Ayon kay Lonisa Magbanwa, sa gaya niyang self-supporting student at may kalabuan ang mata, nahihirapan siyang habulin at ipagsabay-sabay ang deadline ng lahat ng activities. Dagdag pa niya, wala na siyang natutunan at parang nag-aaral na lang siya para may makomply sa mga aktibidad na ibinibigay ng mga guro. Pero bumika na naming online class na kita at sana nag-adjust.
Nilinaw naman ni Magbanwa, matapos mag-viral ang kanyang video, ay inaksyonan agad ito ng kanilang eskwelahan at agad naglabas ng memorandum upang tugunan ang kanyang panawagan. Umaasa si Magbanwa na sa pamamagitan ng kanyang post ay makatulong siya sa ibang estudyante na nahihirapan din sa online classes kagaya niya. Alright mga kaibigan, welcome back. Napakalungkot isipin mga kaibigan na mayroon talaga tayong mga cases na ganyan mga kaibigan. Maraming mga nagsasabi mga kaibigan na ang ginawa daw ng estudyante ay mali dahil nga bilang isang estudyante ay wala daw karapatan magreklamo. Pero mga kaibigan, kahit yung sila ay mga estudyante pa lamang, mayroon din yang karapatan magreklamo. Kasi nga, tayong mga guro, mga kaibigan, ay nakadepende pa rin tayo doon sa response ng ating mga estudyante, doon sa ating mga ginagawa. Hindi ibig sabihin mga kaibigan, dahil tayo ay guro, ay lahat ng ating pinagagawa sa mga estudyante ay laging tama. Kasi minsan, na-overwhelm tayo sa ating mga ginagawa, minsan-minsan, di ba? Gusto natin na itambak lahat ng activity doon sa mga estudyante, pero hindi natin napapansin na yung aking palang mga activities ibinibigay sa kanila ay hindi na akma doon sa kanila para sila ay matuto. At ikaw nga sa mga kaibigan sa pag-repair ng motor, hindi mo kayang alisin yung fault na nasa parte na nakatad sa motor kung hindi ka gagamit ng akmang tools. Kasi pag mali yung tools mo, hindi mo ma-deliver o hindi mo mabibigay yung tamang assessment tools sa iyong estudyante. Alam naman natin mga kaibigan na tayo nakakaranas ngayon ng pandemya, di ba? So lahat tayo nag-a-adjust, kahit na tayong mga teachers ay nag-a-adjust sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na itong ating mga estudyante na nag-a-adjust din. Mga kaibigan, para lamang makaaron ng ating mga estudyante sa kanilang nararanasan ngayong stress at saka may pagpatuloy nila yung edukasyon na dapat ay para din sa kanila mga kaibigan. So lahat sana tayo ay umintindi, no, sa ating sitwasyon. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng tulong, mapa-ordinaryong mamamayan yan o mapa-taas na tao yan. Dahil sakit na hindi pa masyadong kabisado ng ating agham. Kaya tayo mga guro, maghanap tayo ng magandang paraan para sa ating mga estudyante na kahit nasa bahay lang ay natutugunan pa rin yung kanilang pangangailangan sa edukasyon. Kasi dito naman mga kaibigan, yung edukasyon ay para talaga sa ating mga estudyante na sila ay makapagtapos. So paano na lang tayo magkakaroon ng mga future professional kung lahat ng yan ay namatay na o nabaliw na dahil sa stress na ibinibigay natin sa kanila sa gitna ng pandemya. Hindi lang naman pag-aaral at kanilang inaatupag. Tayo mga guro, hindi natin alam kung ano yung financial crisis na naranasan ng ating mga estudyante tapos tambakan mo pa ng maraming activities. Yung psychological effect ng quarantine mga kaibigan ay hindi pa sabastang usapin yan. Lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya na ang tanging mo lang kasama ay yung mga taong nasa bahay at wala kang koneksyon doon sa ibang tao kasi nga ipinagbabawal ng gobyerno ang pagkaroon ng close contact sa mga taong kilala mo. Paano mo ma-relieve yung stress mo kung ikaw mismo wala kang mapagsabihan na ibang tao? Kaya yung sa viral na post, maganda yung kanyang ginawa mga kaibigan dahil na-express niya yung kanyang side kasi wala siyang ibang pwedeng kausapin sa kanilang bahay maski yung professor niya mismo, yung instructor mismo, yung kanyang gustong kausapin ay hindi niya makakausap kasi nga sabi nga niya, no, hindi lahat ng professor ay yung mabait. So yung iba ka estricto mga kaibigan. So napakasad ng ating situation mga kaibigan dahil marami tayong mga instructor o professor o mga guro na walang pag-unawa sa ating mga mag-aaral na nakararanas ngayon ng iba't ibang uri ng stress halang bahay. Kaya nga mga kaibigan, ginagawa ng ating gobyerno na ma-educate lahat ng tao para ma-relieve yung kalang stress halang bahay. Hindi lang yung sa stress sa pag-aaral, stress sa pakitungo sa kalang pamilya, stress doon sa financial na pangangailangan, marami pang stress na dapat natin tingnan dito mga kaibigan. Ayaw natin magkaroon tayo ng isang komunidad na puro baliw.
natin yung batang nagreklamo dyan, mga kaibigan. Damang-dama natin yung kanyang emosyon dahil nga alam natin na yung kanyang sitwasyon ay totoo at realidad. No, marami akong mga estudyanteng nakikita, mga kaibigan, lalong-lalo na yung sa college ng mga estudyante, mga kaibigan. Talagang stress sila, mga kaibigan. Sinasabi ng ating gobyerno, mga kaibigan, na bawal lumabas, di ba? Pero napipilitan yung ating mga estudyante, mga kaibigan, na lumabas at pumunta sa kanilang mga kaibigan para makahingi ng tulong. Yung iba lumalabas para makapag-print. Yung iba lumalabas para makapag-internet kasi wala silang access. Yung iba nagtitiis doon sa cellphone na kahit maliit na screen, at alam natin na hindi recommended ng World Health Organization yung screen time na expose sila, pero ginagawa nila para makakomply lang doon sa natawag nating requirement. Ano tanong, mga kaibigan, talaga bang nakakatulong yung activities na ibinibigay ng mga guro sa mga estudyante para makuha yung kanilang target na learning objectives or competencies? Talaga ba? O ito lamang ay compliance para masabi ang mga bata ay mayroong ginagawa? Yan, mga kaibigan, napakalinaw ng ating direksyon ng ating pagtuturo ngayon sa likod ng pandemya. Magbigay tayo ng activities na angkop at mahalaga para sa ating mga estudyante. Hindi natin kailangan, mga kaibigan, ng activities na overlapping, no? Ang kailangan natin ng activities na kahit dalawa or tatlo, as long as nakuha natin yung requirements ng knowledge, skills na gusto nating makuha ng mga mag-aaral, okay na yun, mga kaibigan. Kailangan talaga pag online class, so nandyan yung guro. So bakit yung iba nag-online class nga, no? So ang iba nagbibigay lang ng module, no? Sa loob na isang araw tapos kinukulikta pagkahapon. Ano yan? Para yatang mali yan, mga kaibigan. Kapag tayo nagkaroon ng online class, mga kaibigan, so dapat sana organize ito at alam natin kung ito ba talaga ay makakaya ng ating mga mag-aaral, dahil nga ang ating mag-aaral ngayon ay nakakaranas ng mga stress. So tayo, mga instructor, mga teacher, mga professor, marami na tayong trainings na nasalihan, di ba? So lahat ng trainings naman yun ay mahalaga sa atin dahil ito ay nakatulong sa atin sa pagtuturo ng ating signatura. Sana yung ating mga natutunan dito sa ating seminars ay ating ma-apply dito sa ating mga mag-aaral para hindi sila mahihirapan. So alam natin na hindi madali ang pag-aaral. Alam natin kailangan natin magsunog ng kilay. Diba? Kailangan natin maglaan ng panahon. Pero atin ding i-consider yung ating panahon ngayon. Hindi yung napaka-idealistic natin na tao na ibigay lahat kung ano ang nasa libro. Para sa ating mga mag-aaral, so hindi natin kailangan na magtago kung ano ang ating nararamdaman, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kung wala kang makakausap, gaya na ginawa ni ate sa kanyang viral video, maraming yan i-express. Anyway, wala na kaalam kung ito ay mag-viral o hindi. So as long as honest ka sa iyong pag-express, at alam mo wala kang tinatamaan na tao, at alam mo kung ano yung limitasyon ng iyong mga sinasabi, wala problema doon, dahil lahat naman tayo ay dapat marunong mag-considera sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kung ito ay issue tungkol sa ating kalusugan, tungkol sa ating kalusugan, sa ating pag-iisip, mahalaga na atin itong i-express, baka mayroong ibang tao na pwedeng umintindi. Kasi paminsan-minsan, yung mga tao na malapit sa atin ay minsan ay hindi nakakaintindi kung ano yung ating sinasabi. So, ito, it's a good avenue for that person na express niya. At least, marami ang nabibigay ng opinion kung ano ang magandang dapat gawin tungkol sa issue na yan. So, good for the school na nag-adapt kayo doon sa recommendation ng estudyante. So, kung hindi pa nagreklamo yung estudyante, hindi pa kayo maa-alarma. So, ganoon naman talaga ang buhay, di ba? So, sometimes we need to say something and able to trigger the system to change. So, mahalaga yun, mga kaibigan. Dahil, ito ay nagbibigay linaw sa atin kung ano ba yung epekto ng ating pinagagawa sa ating mga estudyante. So, ngayon, alam na nila na kailangan nilang mag-adjust at i-regulate yung kanilang mode of delivery sa instruction. So, ayun, mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat, at tayo ay masaya dahil lahat tayo ay
in the good vibe na mapatuloy sa ating mga ginagawa sa likod ng pandemya. Ipagpatuloy ninyo ang tamang hakbang para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag kayo ay lalabas, so huwag kalimutan magsuot ng face mask at saka face shield. O galing distansya sa mga tao para hindi kayo mahawaan ng kanyang virus, kung mayroong mang virus yung kamakausap ninyo. At huwag kalimutan maghugas ng kamay bago at pagkatapos mawak ng mga bagay na nasa paligid na hindi nyo alam baka yan ay may mayroong virus na. At higit sa lahat, matutong sumunod sa mga protocol na nasa inyong lugar. Ayan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli nating video reaction tungkol sa mga virus na mga pagyayari dito sa ating departamento sa edukasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat.